Good morning po sa inyo lahat. Kamusta kayo? Ito po ang inyong Ate Maritz ng Lakitera ng Milan na taga Batangas. Ngayon po ay gusto kong i-share sa inyo ang kagandahan ng Aceto di Vino Bianco. Ano po ba itong Aceto di Vino Bianco? Ang Aceto po kung sa Pilipinas ay vinegar. Pero dito po, itong Aceto Vino di Bianco na to ay mabibili niyo po ito kahit saan sa supermarket. So, nasaan po ba yun? Ito po ang Aceto di Vino Bianco. So, kahit po anong marami pong brand to, meron pong Smart, depende sa bibilihan ng supermarket. Kasi sa sinabi ko nga po, sa lahat ng supermarket, meron pong Aceto di Vino Bianco. So, yun po yung bibilihin nyo. Mura lang po to. Minsan wala pa tong 1 euro. So, ako po kasi, nakasanayan po gamitin ito kasi meron kasi akong isang amo na pagtrabahuhan na hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin ako sa kanya na ito lang yung ginagamit niya, lalo na pag sa kusina, sa refrigerator, pag nagpapalinis siya, lagi sinasabi niya, siyempre usa Aceto. So, kaya po yung parang nakasanayan ko na rin gamitin sa iba kong mga amo kahit sa anong bahay, ito rin po yung ginagamit ko. Kasi lalo na sa mga stainless o achayo kung tawagin, napakaganda po ng gamitin. Bakit? Kasi ang Aceto po ay kumbaga ay natural, biodegradable, at pang-disinfect din po siya. Kumbaga, disinfectante din siya. Tapos safe. Kasi tayo, pag tayo tropo sa mga marami tayong ginagamit na detergent o detersivo, may matatapang po. Kaya nga kailangan natin gumamit tayo ng guanti o gloves para hindi naman masira yung ating mga kamay. Siyempre, araw-araw, ito yung trabaho natin. Di po ba? Kumbaga, wala tayong magawa kasi gagamit talaga tayo ng detergent kasi hindi natin malilinis ang mga bahay kasi kung wala detergent. Kaya ako, mas pinili ko talagang gumamit ito. No, which is, talagang trubato bene ako. Kumbaga, talagang okay para sa aking mga amo itong Aceto. So, kasi ngayon, naubusan na ako ng Aceto dito. Kaya ngayon, gagawa ako, magtitipla ako ng Aceto kung paano ko ginagawa. Okay? So, ito po yun. So, kailangan meron kang yung mga dati, mga wala ng mga dinamin kami ng detergent, doon po siya timplahin. So, kailangan wala siyang laman. Actually, hindi na ako nag-susukat. Parang dinatansya ko na lang. Kasi isang na ako lagi ko itong ginagamit. So, lalagyan natin ang Aceto di Vino Bianco. So, yan. So, ngayon dyan. Tapos, sasamahan ko siya ng tubig. Okay. Tapos, ang nilalagay ko, pinapatakan ko siya ng 10 ml. Yati niya. 1, 2, 3. Tatlong spoons. Tapos, kung gusto nyo din lagyan siya ng pabango, pwede rin yung mga essential oils. Pwede rin patakan nyo siya ng goche o isang patak lang. O kaya naman ay suko di limone. Nasa inyo yun. Pero ako kasi, ito na lang ginagamit ko. Kasi ang sabon sa plato o sabon di plato, eh kumbaga, may amoy na din naman siya. Tapos siya nila. So, yun na. Ito na yung ginagamit ko dito sa kusina. So, ipakita ko sa inyo. Katulad nito, ito kasi ay stainless. Yan. So, yan. Ang gagawin ko dyan, isprayan ko siya. Tapos siya yung mga stainless dito. So, pagka ganyan, direct ako na rin siyang pinupunasan na may nang basahan. Poy punas, poy tuyo. Yan. Po yan. Pakikita ko sa inyo yan. Okay? Ito, maraming gamit. Ang Aceto. Ang Aceto, yung binibiyako, pwede rin siyang gamitin sa lavatrice o washing machine. So, may mga process yan. So, ngayon, ang ipakikita ko lang sa inyo ay kung ano itong una kong ginagamit po. Sa sunod ko na may didiscuss yung iba. Pwede rin siyang yung sa mga kaldero o pentule na madaming kalkare, pwede nyo rin siyang gamitin itong Aceto. Paano? Ibabad nyo lang siya for 30 minutes, iwan nyo, po saka nyo siya balikan ng nisin. Makikita nyo, pag natanggal yung kalkare, para siyang bago. Ganun. Lalo na kapag kayo ay may bagong kusina na stainless lahat o achayo, umpisahan nyo ng Aceto. Sigurado ko mamaintain nyo ang pintab, ang ganda ng inyong kusina. Sure yan. Pwede rin ang Aceto di Vino Bianco gamitin sa labastubili o dishwashing machine. No. Dishwasher. Ayan. So, madami. Pwede rin siya sa pavimento,
pwede din siya sa battery. So, maraming gamit ng Acero. Tapos, natural pa siya, di ba? Oh, ayan. So, ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano ko gamitin sa kusina ang Acero. Dibinabiyan ko na timplado ko na. Ipakita ko sa inyo. Ayan, linisin ko yun ngayon sa kusina. I-spray nyo na to. Pwede rin naman spray sa basahan, pero pwede rin na direkta nyo na spray. Okay, tama. Pero kung matatlan nyo naman ang kusina ay na mantika, sobrang. So, gamitan nyo muna ng pakalis ng mga mamantika. Pero kung yung mga malamang kasi panis nyo na siya. Kung halimbawa, ngayong week na to, inayos mo yung basurahan na ilalim, pwede sa susunod hindi, yung cabinet, punasan mo. So, ikaw yung mag-organize sa sarili para mo ma-maintain yung feel sa amo ka. Para, syempre, yung gusto mo. Pag-uwi sa amo, para may hindi dapat. Kaya naman mga Pilipino, sumok na sa kanya. Magaling maglinis. Kaya salut sa mga OFW dyan, sa mga nakikibaka sa ibang bansa. So, ano na natin? Kasi matutuloyin nyo na siya. Kailangan minsan yung mga ganito. Alam mo kung paano mo tinanggal kasi pag hindi mo tinandaan, may hirapan ka mag-book. Ano yung tanggal mo? Ganyan. Kasi may mga kaito yung mga butas ko na kung paano mo inalis ng daan. Okay. Noong ako'y bago, naku, pandalas ako. Pandalas ako ng alas. Okay. Pa, hindi ko maibalik. Yun ang natutunan ko. Bago mo tanggalin ang isang bagay, tingnan mo muna para pagbalik mo, hindi ka may hirap. Diba? Kasi may mga butas yan. Yan yan, o. Diba? Tatanapin mo yung butas. Diba?
kahit wala kang warranty, hindi mo maramdam yung tapang ng detergent. Hindi mo paganda ang pagkakang detergent. Kasi, natural. Kasi yung dati eh, nagsusugat yung kami ko. Yung parang nagbiak-biak, sakit naman. What naman talaga naman. Ingat talaga. Kasi minsan pag may guwanti ka, matagal eh. Yung bagay na iba ang linis. Pero siyempre, bayad ka na talaga. So, ibabalik na natin ito. At tapos na tayo dito. Yan siya. Yan ang finished product. Diba? Nakita ang pintar siya. Yan siya. Okay, kahit ito. Yan. Ay, ito naman. Katulad dito, stainless dito. Sprayan mo lang. Ito na, ito na. Hindi niyan lang. Hindi ito sa baba. Kasi yan ang ano, pag-stainless. Madali. Kasi pag nakasanayan mo, mabilis magpapakintab mo agad. Tapos yung mga ganito, then, tinitira ko din yan. May tseto kasi at tsayo din ito. O, yan, para makinta. Yan, lahat ng ganyan. Tinitira ko. Yan. Yan. Pwede yung mga handle. Yan. Yan yung ginagamit ko. Tapos ito, katulad nito. Ito eh, bol. Itore o initan ng tubig. O, diba? Kung kahit pahindan mo siya ng ganyan. Sa pagkain sa kusina, see? Hindi ka nag-ano ng detergent. Ang partida na yan, na isang kamay lang gumagamit. Gumagamit sa akin. Diba? Or, ito na lang. Ito, puno, tsaka mikrobante. Okay, dabi natin. Gamit ang achet. Ano natin? Masahan. Try nyo rin gumamit ng aceto di vino bianco. Kasi natin ito na ang so, minsan tikinan nyo din kung ito kasi isa na linis, isa na linis. So, pagbukas nyo, kasi ito talaga yung nagamit. Thank you.
pa din dito ating mga students. So hanggang dito na lang po ang aking pag-share sa inyo ng kagandahan ng Aceto di Vino Bianco. Sana nagustuhan nyo ito at may-apply nyo rin sa inyong mga amo at sa inyong bahay. So kung kayo po ay may comment o may suggest, may gusto nyo gawin ko o gawin namin, so mag-comment lang po kayo below at try po namin gawin para po sa inyo. So salamat po sa inyong panonood. Good vibes lang po tayo lagi. God bless and bye!